Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, gagawa ko ng 20 facts about me for you to be able to know me better and mas makilala nyo pa ako. What my likes, dislikes, saan ako nang galing, anong pinanggalingan ko. So my name is Mark Christian Hoson and I live in Paco, Manila. Pinanganak ako noong August 27, 2002. Yes, I am Virgo and I'm Year of the Horse. First fact about me is I am 5'8 in a height and hindi ko alam kung ilang kilos ako kasi last time I checked is December pa, last year. So, second fact about me is saan ako nag-aral. Nung graduate ako ng elementary ko sa Fernando Maria Guerrero, ako located at Paco, Manila, corner Pedro Hill Street. And graduate ako ng high school sa Colegio de la Immaculada Concepcion de la Concordia, also known as Concordia College. And kakatapos ko lang, I mean, wala pang graduation ceremony. So, commercial, wait lang, may tren, ayan. Yan po yung mga ano, gumigising sa amin tuwing umaga. May ano kami, built-in lindol, yung aalog-alog kang ganyan, yung natulog ka, gaganon ka. As in, yan yung nagiging alarm clock namin every morning. So, wait, padadaanin ko lang. So, dun na tayo. So, ngayon, yun lang, about nga dun sa graduation. Wala pa kaming graduation. Pero, I'm batch 2009 to 2020. And my senior high school all is also Concordia College. Batch 2019 to 2020 once again, and this 2020 I'm incoming freshman. So yun yung second fact about. So, third fact about me is about my mood. Moody akong tao. Merong isang linggo na wala ako sa mood, nalagkit ako sa katawan ko. Ayoko kinakausap ako, ayoko ginigising ako, ayokong iniinis ako. Tapos kapag natutulog ako naman, kapag ginigising ako, mahirap talaga akong gising kasi tulog mantika ako. So ayun, mahirap akong gisingin. Fourth fact about me. My favorite number is number 13. And dahil yun kay John Jungkook of BTS. Hello sa mga ARMYs dyan. So, dahil sa kanya. And also kay Park Jimin of the same group, Bangtan, Sunil Dan. So, fifth fact about me is nakakailang ex na ako. I have 3 serious boyfriends and that's sila ex ko na. The first one was last May 2016. We lasted for 5 months. Nag-break kami noong October 21. So, he's been there with me through my ups and downs. And at the same time, when he needed me, I am also there for him. First kilig na kilig moment ko sa kanya. Unti mo, kulangot ko, tutulik ko, kilay ko, piligmata ko. Lahat, ingrown ko, kinileg nung ano, birthday ko. He surprised me. Though kahit na LDR kami kasi nasa Germany siya and I'm at the Philippines, magkaiba yung time zone namin. Sobrang magkaiba. So, ayun, pumapasok ako sa school ng puyat. Wait lang, may tren. Pumapasok ako sa school na ng puyat kasi nga sobrang hirap nung time zone namin dalawa, but still, nagtagal kami ng 5 months. Yes, nakita ko siya last September. And yun yung some reason kung bakit kami nag-iwalay. Bakit kami nag-iwalay? Too personal to share kasi may ibang taong involved and hindi ko naman sila tinanong kung pwede ko i-share dito yon. So, yon. My second serious boyfriend was made then, 2017, a year nung nag-after na magkakala nung first ko. Kandig ako sa kanya, he's a German also, tiga Luxembourg. Nagkakilala kami through chat. And after noon, nag-break kami kasi gusto ko nung pinsan niya, which is pumasok yung third relationship ko. Hindi ko naman sila tinuhog, hindi ko sinunod yung 3-month rule, yes, pero sinubukan ko na magpigilan yung sarili ko na hindi ko siya magustuhan, pero he's so sweet. He's so damn sweet. I think he deserves me and I deserve him also. So, ayun, ginoo ko siya. Then, nag-break kami kasi sabi ko na parang kawawa naman yung pinsan mo kasi tayo masaya. Samantalang, yun, siya broken. Tapos, nasira ko din yung relationship niyong dalawa. So, if may boyfriend ako ngayon, yes, meron. Ito yung picture niya. Pangalan niya is Kyle Ramos. He's another LDR na naman, but for now, he's a Pinoy, tiga Nueva Ecija siya, and nakaka-ilang days pa lang din naman kami.
hindi ko muna ipapublic yung buong name niya, kung sino siya, but soon in, sana magtagal kami, makipapakilala ko siya sa inyo. So, sixth fact about me is my favorite color. My favorite color is black, red, white, and blue. Why black? Kasi madali lang siya ang outfitan. Why white? Kasi kapares ng black, mas press ko siya. And obvious naman black and white yung suot ko. Tapos, blue, Ateneo, and lately, naging favorite ko yung green. Kasi, napanood ko yung Together na series, napanood ko yon. Favorite color ni Bright and ni Will Meta win yung color green. Next is my favorite food. Seventh fact about me, my favorite food is sinigang na baboy, binagoong ang baboy, and chicken pastel. And of course, di makakalimutan, chicken adobo. Yun yung unang-unang-una kong recipe na natutunan. Niluto ko siya ng ako lang, and time goes by, nagustuhan ko rin siya. So next is eighth fact about me is my favorite place. Unahin natin indoor. So kapag sobrang galit na ako, gusto kong manapak, manabunot, manakal, manakit. Woo! Yung tipong gigil ka na ako kasi kapag ganun yung nararamdaman ko. Napasok na lang ako ng CR, nag-iiyak kasi wala namang magagawa yung pananakit ko. So iniiyak ko na lang siya, and after that, kapag feeling ko na sobrang pangit ko na, maharap ako sa salamin, kukunti yung makeup ko, nag-aayos ako. Bakit? Para wala ka na nga sa mood, galit ka na, pero at least maganda ka, diba? So, outdoor naman, favorite place ko is Baywalk and Luneta Park. Why Baywalk? Kasi dun ko nakikita yung mga street children kapag may problema ako na parang feeling ko sobrang down na ako. Then nakikita ko sila na parang may tao pa palang may mas namang problema kaysa sa akin. So, with the help of them, naliliwanagan ako na dapat I cherish what I have kasi ako may natutulugan akong maayos, may kutsyon, may kulambo, may hangin. So, ninth fact about me is my favorite movie. Favorite movie ko local is palabas ni Marian, action, ganyan-ganyan. But international naman, I'm on mga romance like Romeo and Juliet meron nun, tapos mga Disney princess, tapos Pitch Perfect, lahat yon, Beauty and the Beast, kaya nga, Disney Princess. Titanic is one of the best movie that I've ever watched in my life. So, next fact about me is favorite kong panoorin. Favorite kong panoorin na Lacorn. Lacorn sa Thailand yon, and that means soap opera. First is yung You're My Destiny. In-air siya sa GMA. Second is Waves of Life ni Orsaya. Tapos, Switch ni Orsaya din, and lately yung Crown Princess ni Orsaya rin. Favorite kong panoorin na series, and of course, none other than Together na series. Wala na akong ibang series na panood, yun lang talaga kasi sobrang dun mo makikita na ano, mafe-feel mo yung love kahit hindi kayo nagkekemehan, hindi kayo nagchuchok-tsaka, nandun pa rin yung love. The next favorite kong K-drama, first is Weightlifting Fairy. After nun yung Secretary Kim, tapos yung mga pinapalabas din na dinadub na nila sa Asia Novela, sa GMA Heart of Asia. Then lately, bet ko yung ano, yung World of a Married Couple, which is yun nga, in life, fidelity. Hindi mo may iwasan na kahit maganda ka, matalino ka, pwede ka pa rin ipagpalit ng taong pinakasalan mo. I mean, kahit kasal na kayo, diba, hindi pa rin may iwasan ng partner mo or ikaw na maghanap ng iba. Kasi, ano yun eh, hindi naman may iwasan na maghanap ka ng iba. Kumbaga, may part na maghahanap ka ng iba pero babalik at babalik ka pa rin sa nakasanayan mo. Pero ang masakit nga lang doon, ba't ka maghahanap ng iba kung kontento ka na sa kanya? So, ayun, next fact about me, hindi ko na alam kung pang ilan. So, my favorite song is yung mga kanta ng BTS, especially yung Love Myself. Tapos favorite line ko dun is, yung loving myself might be harder but it doesn't require anyone else's permission. Parang for you to be able to accept yourself, hindi mo kailangan ng ibang tao para tanggapin mo yung sarili mo. You have to love yourself for you to be able to give love to other people. So next one is favorite group. Favorite group ko is BTS, of course, number one. So next is SB19. Favorite song ko naman sa kanila is yung Go Up, which is yun nga na kapag may pangarap ka, hindi ka susuko, hindi mo bibitawan yung pangarap na yun hanggat hindi mo maaabot.
kahit gaano kadilim yung dadaanan mo, gagawa at gagawa ka ng liwanag para makapunta dun sa pupuntahan mo. Ikaw yung magsisilbing liwanag para maabot mo yung mga gusto mo. Second is, my favorite Wattpad story is yung A Place in Time. Hindi ko alam kung sino author nun, pero favorite ko siya kasi si Terrence, ayoko na kayo i-spoil, basta ang ganda ng story niya, nakakaiyak, sobrang naiyak ako dun sa last part. Yung part na nawawala siya sa ospital, yun yung pinaka nakakaiyak na part. Next is my favorite cartoon character. Favorite cartoon character, marami, pero favorite ko is si Courage the Cowardly Dog. Ewan ko, nawawala, nakakamiss siya, pero siya yung favorite kong cartoon character, wala nang iba. Marami akong favorite, pero siya yung pinaka-favorite ko. Next one is my favorite author. My favorite author is si God. Kasi siya yung author ng buhay nating lahat. Without him, hindi tayo mabubuhay. Without him, naniniwala kasi ako na yung buhay natin is story. Nakasulat na siya. And it depends on us kung paano natin bibigyan ng magandang ending, paano natin bibigyan ng positive life, positive vibe yung buhay na binigay niya sa atin. So, God is my favorite author kasi in the end, there will always be a happy ending. The great philosopher na favorite ko naman, next is si Xenophon. Si Xenophon kasi more on, nag-a-advise siya kasi nagtatanong. He's giving his thoughts, nagbibigay, like me, parang nagbibigay ng opinion kaysa sa nagtatanong. So next, hindi ko na alam kung anong pang-ilan. My favorite quote is, be happy, be who you want to be. If others don't like it, let them be. Happiness is a choice. Life isn't about pleasing everybody. Parang, ikaw, mamuhay ka ng masaya. Kung ayaw man nung ibang tao yon, okay lang. As long as you live your life happily, you live your life to the fullest. Yun naman talaga yung mahalaga, na masaya ka sa buhay mo. You don't have to please someone. You don't need to please anybody to stay in you. Don't let anyone to control your life kasi hindi ka mabubuhay ng masaya kung meron isang tao ni katiting pinakailamanan yung buhay mo. So, next one is, who is Mark Ferguson? Bakit nga ba yun yung name ng channel ko? So, guys, nga pala, kaya ko natingin dito kasi nandito yung guide ko about yung susunod kong facts about me. So, di ko na alam kung pang ilan to. Basta, second to the last na to. Who is Mark Ferguson? Actually, di ba nga sinabi ko sa unang-una na ako si Mark Hoson. Who is Mark Ferguson? Mark Ferguson is also the same attitude with Mark Hoson. Kaso, naiba lang yung apelido kasi galing siya sa Wattpad. Though, hindi siya yung favorite Wattpad book ko, pero ang ganda lang ng name niya, ginamit ko si Mark, si Maxine Ferguson, then I transform her name to Mark Ferguson. So yun yung kwento ni Mark Ferguson, and yun na rin yung naging trademark ko siguro, I think, sa school, sa kahit saan, kasi may isang incident ng grade 10 ako na parang pinalitan yung apelido ko ng Ferguson, eh nakakatawa kasi hindi naman talaga yun yung surname ko, but yun na rin yung naging kilala talaga ako. So last fact about me, 3 adjectives to describe me. I am an optimistic person, I am fearless, and I am courageous. Bakit ko sinabing ganun akong tao? Kasi wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. As long as hindi nila ako pinapakain, hindi nila ako pinapag-aral, wala silang kahit ni isang katiting na inambag sa buhay ko. Bakit? Kasi ako yung tipo ng tao na alam ko kung ano yung value ko, alam ko kung sino ako, alam ko kung ano yung pinaglalaban ko, and alam ko sa sarili ko kung sino at ano talaga ako. Kasi kung magpapa-apekto ako sa sasabihin ng iba, hindi ako magiging masaya sa buhay ko. Kasi one thing that I've learned is you don't have to listen to the crowd. Don't let the mold of other people mold you. Huwag mong hayaan na yung gusto lang nila yung lagi mong susundin. Try to follow your heart, follow yourself. Kasi kapag sinundan mo yung sarili mo, dun ka magiging masaya. Dun ka makakaramdam ng genuine happiness. Kasi kapag pinakinggan mo ibang tao, parang robot ka na kinokontrol ng ibang tao. So, yun yung ugali ko na kaya may mga ibang tao na ayaw sa akin, may ibang tao ang gusto sa akin. But one thing is for sure, alam ko kung ano yung pinaglalaban ko. I can do whatever I want. I will do whatever I want. As long as wala akong natatapak ang ibang tao, wala akong naargabyado. And lastly, hindi ko sila sinasaktan. So that's the 20 fact about me. And hindi ko alam kung 20 yun. Sorry, hindi ko na nabilang.
And hope you watch this video. Like, share, and subscribe. And never forget to click the notification bell para updated ka sa lahat ng pinupost ko. So again, my name is Mark Ferguson. And this is my first video. Bye!